Okay, maraming salamat. Tanong tayo kay Joey. Joey? Hello, good evening. Please click po yung unmute screen. Hello, hello po. Hello, good evening, bro. Narinig mo na ako, Sir Jando? Yes, narinig ka na, bro. Ah, okay. Maganda po sa lahat ng punto por punto. May tanong lang po ako, yung may santos ako sa bahay namin, tapos yung kapitbahay namin, walang santos, pero katoliko siya ba? Pwede ko ba siyang bigyan ng santos? Ah, pwede. Ah, pwede ah. Yes, bro. Yung pagkakalawang tanong ko po, yung nagro-rosary po ako, tapos wala akong Mama Mary kahit wala akong kandila. Okay, bigyan natin para kay Brother Edgar. Hello? Bigyan natin Brother Edgar sagot, Brother Edgar. Anong tanong niya, bro? Okay, natin tanong mo, Brother Joey. Brother Edgar, yung tanong ko po, nagro-rosary po ako. Kaso po, wala akong kandila. Yung pagrurusari ko, dinirinig pa rin yung ba ni Mama Mary yun? Kahit walang kandila po? Oh. Okay lang yun, yung mag-rusari na walang kandila. Kung nandyan ka sa trabahoan, ayon sa prak, nagsakay ka ng kanan. Hindi naman pwede mag-ano ka ng kandila sa sakyanan. Kung nandyan ka sa bahay, pwede na mag-ano ka sa kandila. Pero ang katanungan, marinig ba? Ang sagot ay marinig sa mga santo o sa mga birhen. Kasi ina ng mga ina ng Diyos si Mary at reyna ng mga santo. Nakarinig man si San Juan. Basahin mo rin, Brother Jando, sa San Juan pahayag. Pahayag 5:13. Okay, tingnan natin sa pahayag 5:13. Ito. Pahayag 5:13. Ano ito? At narinig ko ang lahat na nilalang sa langit, sa lupa, sa ilalim ng lupa at sa dagat na umaawit. Ibigay sa nakaupo sa trono at sa tupa ang kapurihan, kalawalatian, karangalan at kapangyarihan magpakailanman. San Juan, dito pa lang sa lupa, nakarinig na sa lahat ng mga nilalang. Langit, dito sa lupa at sa ilalim ng lupa. Kung nandun na sa San Juan sa langit, pareho-pareho lang ang pangyayari. Marinig tayo niya. At ang mga birhen, mas makarinig kasi mas malaki ang power niya. Ina ng mga ina sa ating Panginoon. Reyna ng mga santo, reyna sa langit. So yun, sila ay makarinig ating mga dasalit. Kahit saan tayo makarinig dahil binigyan sila ng power sa ating Panginoon. Hello, Joey? Opo, kasi nagro-rosary kasi ako dito sa trabaho kasi panggabi ako ngayon. Tapos wala akong kandila ba? Araw-araw po ako nagro-rosary kasi walang kandila nga. Okay lang 'yon. Hindi naman ang kandila ang usok ang nagdadala sa nalangin mo. Okay po. Kahit walang kandila. Ang pagdasal mo, narinig sa mga santo at narinig sa ating Panginoon. Alam na ng Panginoon kung ano ang dasal natin. Narinig nila lahat. Okay, yung sunod ko na tanong po, kapag yung bata na namatay, automatic ba yun na magiging santos o anghel ba kaya tawag sa kanya noon? Hello po. Brother Tata. So, sandali lang. Yung bata na namatay, pero yung nagabinyagan,
Opo, oh, yung mayroon akong anak namatay, may binyag siya. Nabinyagan. Opo, nabinyagan. Ang tanong ko po, nga, yun ba automatic siya na magiging anghel or magiging santos? Yung mga, ilang taon? Mga 2 years po, mahigit. Okay. So, nabinyagan siya. So, natanggal na yung actual, ang original sin niya na nandiyan sa kanya yung sanctifying grace. At saka, innocent pa po siya. Hindi pa siya makagawa ng actual sin, yung sa Hebrahan nun, 9:11 na ang bata innocent pa. Hindi pa niya alam kung ano po ang tama at ang mali. So, hindi pa siya makagawa ng actual sin. So, sa ating doktrina, ang isang tao ang makatanggap ng binyag, siya po ang pinakabanal na tao. Pag siya ay mamatay, sakto na siya po ay nakatanggap ng binyag, at diretso po, po siya sa langit. So, kung basahin natin ang Matthew, Lucas ba yun, Brother John, 22:30. Ano yun? Ang tayo ay nandun sa langit katulad na ng mga anghel. Okay, diba? Tinan natin sa Lucas 22:30, ito sinasabi dito. Makakasalo ko kayo sa aking mesas. Matthew 22:30. Matthew 22:30. Sapagkat sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa, magiging tulad sila ng mga anghel sa langit. Okay, so katulad na ng mga anghel, lalo na yung mga bata na matay na nabinyagan, nandiyan na sa kanilang sanctifying grace, so anghel na yon. Opo, okay. Pero hindi yung, pero ibig sabihin, santos niya sa, santos na rin siya noon, matawag ni santos? Santo, yung mga, ang lahat ng mga anghel ay sa banal, santo. Ibig sabihin yung anak ko po, ibig sabihin santos na rin yon na matawag siya na Lahat ng mga anghel, propeta, yung mga apostol ay mga santo yon sila. Katulad na ng mga anghel. Ngunit, mga dolya na po sila. Dahil po ang si Mama Mary yon ang hyperdolya. Si Joseph protodolya. Si Mama Mary ay hyperdolya. Yung anak ko po, kuan na yon, yung ibig sabihin na bilang siya sa angel na kwan. Roger, yung mabasa natin, yung Matthew 22:30. Okay po. Okay na yun, bro. Brando? Brando? Yes, Brother Angel? Yes, may idadagdag lang po ako kanina tungkol sa rosary. Yung sa rosary. Okay kung, po, sige, sir. Po, yung pong sinasabi nyo na may kandila o ano, actually maganda rin talaga sa pananalangin ng kandila, no, pero kung talagang wala, okay lang po. Pero ang pinaka-importante po kasi kung paano manalangin, lalo na sa mga ama o sa mga lalaki, unang Timoteo po chapter 2 verse 8, Brad Jando. Okay, unang Timoteo 2:8, ito sabi, gusto kong sa lahat ng pagtitipon ay manalangin ang mga lalaki ng may malinis na kalooban na sa pagtaas nila sa ng kamay sa panalangin ay walang galit o pagkikipagtalo. Sana all. Yan. So, kahit anong rosary natin, kahit anong pagsisimba, kahit sa lahat po yan, no? Lahat ng mga kalalakihan, pag daw lahat ng mga lalaki panalangin ka, malinis ng puso, walang galit, may kapayapaan at kung ano-ano pa. So, yun po yung pinaka-importante sa Diyos, no? Ayon po sa Biblia yan. So, yun muna yung ano natin, nasa state of the sanctifying na tayo. And then, saka tayo magdasal. Dahil alam natin, from Kawikaan chapter 15:9, no? Na hindi, yung mga makasalanan hindi dinidinig ng Diyos. At mayroon ding patunay na hindi dinidinig ng Diyos. Ang Diyos mismo nagsabi, Isaiah po chapter 1 verse 15. Sana meron ding talata na ano? Ayaw ng Diyos yung mga nangaasar. Isaiah 1 kasi marami nangaasar eh. Wala kaming galit sa puso. Wala kaming galit. Ngiti lang kami pero nangaasar na 'yun. Kapag manalangin kayo, hindi ko kayo papansinin kahit paulit-ulit pa kayo manalangin, hindi ko kayo pakikinggan dahil marami kayong pinatay na tao.
Yun, so malinaw na malinaw yan. Ang Diyos na nagsabi dyan. So sa kanyang bibig yun, sinabi mismo sa Biblia na kahit manalangin kayo, talagang hindi niya kayo pakikinggan. So mayroon talagang ganun na hindi ka pakikinggan kahit mag-rosary ka, kahit ilang kandila pa ilagay mo dyan, kahit ano mo. Pero kung ang katawan natin, ang personality, makasalanan na dyan, ayun nga, no? May puot ka, may galit ka sa ano, hindi ka nagpapatawad. Para sa lahat po ito na nakikinig ngayon, ayon po sa Biblia, hindi tayo pakikinggan. So, napaka-importante po yung confession, yung cares. Bago po tayo magdasal, let's examine our conscience, examine ourselves muna, no? Kasi kahit gaano karaming pagdarasal mo, sabi ng Diyos, kung ikaw ay nasa mortal sin pa, hindi ka rin niya po pakikinggan. Pero yun nga, pag nasa state of grace ka na, yun na po, may chance na po tayo pakinggan ng ating... Yun lang po, marami sa... Yes. May linawin tayo, Alina. Parang, yung Mateo 22:30 ay pag ang mga taong naging santo ay matutulad sa mga anghel. Hindi talaga anghel tayo. Ay alam na natin yung anghel ay pure spirit. Tayo ay may harapin tayo na muling pagkabuhay. Sabi ni Braganina, yung anak niya ay anghel, anghel na. Hindi anghel na. Para sa isip mo ay anghel na yung anak mo. Opo, hindi na, hindi maging anghel ang anak mo, ay may sama lang tayo sa mga anghel, matutulan tayo pero manatili tayong tao sa muling pagkabuhay, magkaroon tayo ng glorified body. Kasi may nakita din ako tao tayong laging santo. Oh, sila hindi pa natin alam kung nandun doon ba sa langit, patuloy tayong magdasal sa yung pagdasal mo sa anak mo igil mo na. Ipatuloy mo lang pagdasal mo sa kaluluwa sa anak mo. Huwag mong sabihin na ito ay naging santo na. Hindi pa natin alam. Hindi pa natin alam. Yeah, bro, pati sagot. Okay, Brother Joey, okay na po ba 'yon? Brother Janto, piti isa na lang po follow up. Sige, last na lang bro kasi lagpas tayo sa oras, bro. Okay po, last na lang ito. Yung nalaman ko ba, 'di ba si Kristo, si ang tinatawag na King of Kings? Hello po. Okay, go ahead. Tapos ang hindi ko po alam kung sino naman yung Queen of Queens, tapos Prophet of Prophets o Apostle of Apostles, sino po yun sila? Yung kung mayroon mang Prophet of Prophet, Queen of Queens o Prince of Prince o Princess of Princesses sa langit, mayroon po ba yung sila noon? Ngayon ako nakarinig ng ganun Meron. Kasi Jesus Christ sinatawag kasi natin King of Kings, tapos pag sinabi si Jesus Christ King of Kings, ibig sabihin lahat ng hari sa lupa siya ang pinakamataas. Yun. Pero yung Queen of Queens... Pwede siya tawaging King of Queens. Si Mary, bro. Pwede rin. Pwede rin siya Queen of Queens. Di ba, Mama Mary? Mary, rin daw sa mga... Yung Prince of Prince o at saka yung Princess of Princesses, meron din po ba yun? Prince of Princesses, si Cristo pa rin kasi Prince Cristo. Pero Princess, ay wala akong alam doon. Walang princess. Wala po, princess o princesses. Wala po pala. Yung kwan, Prophet of Prophets, meron po ba? Prophet of Prophets, si Kristo. Prophet of Prophets. Jesus pa rin. Apostle of Apostles, Jesus Christ pa rin yun. Mali pala ako. Akala ko kasi yung Prophet of Prophets, si John the Baptist. At yung hindi. Sa Apostle of Apostles, si kwan, si Peter. Mali pala ako. Bro Jando, isang yan inaano nila, hindi daw propeta si Jesus. Pakibasa po 1 chapter 7 verse 40. Ano 'yon? 1 chapter 7 verse 40. 7 verse 14, ito. 40 pala. Okay, 40. Yan.
Maraming tao ang nakarinig sa sinabi niyo ni Jesus at sinabi ng ilan sa kanila, siya na nga ang propeta na hinihintay natin. Ayan. So, Lucas chapter 24 verse 19. Sabi nila hindi siya propeta. Okay, 24:19. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit? Ano ang mga nangyari? At sumagot sila, ang nangyari kay Jesus sa taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. Juan chapter 4 verse 44. Ang daming yan. Okay, 1:4:44. Basta lahat yon, propeta si Kristo. Yan. Yes. Si Jesus mismo ang nagsabi na ang isang propeta ay hindi ginagawa sarili niyang bayan. Yeah. Ang dami po na yan, no? Lucas 7, Lucas 13:20, John 6:14, John 9:17. Sabi nila si John the Baptist lang ang propeta. Hindi po, si Jesus. He's the last prophet, he's the last prophet of the New Testament hanggang ngayon. So, pagka may ibang propeta po na nagsasabing sila'y propeta, bula ang propeta na po 'yon. Yun lang po, maraming salamat. Okay. Thank you. Maraming salamat sa maraming salamat sa iyong pagtatanong, Brother Joey, at sa mga nanood niyong gabi. Salamat po din sa Brother Jando at saka sa lahat ng punto por punto na sa pagsagot nila sa katanungan ko po. Okay, bless thank you all. Oh, meron ka ng santo doon sa langit. Opo, salamat. Meron akong anak. Oo, santo. Okay. Salamat po. Okay, maraming salamat sa iyo, Brother Joey. And then, Brother Edgar, may huling mensahe, Brother Edgar? Okay, maraming salamat sa lahat ng nanonood ngayon, sa ating mga kasamahan ito sa Zoom, at sa lahat ng nagbuhay sa atin, no? Ang ating mga sponsor, at palagi tayong magdasal para sa kanila, na ang Panginoong Diyos ay magbigay sa kanila ng malakas na pangkatawan para magpatuloy ang ilang mga dasal, porta, financial sa ating programa Punto for Punto. Maraming salamat sa lahat ng mga OFWs at sa dito sa ating bansa sa Pilipinas. Magandang gabi sa inyo.